This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station PlainsFM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air. It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide. As the world looks upon me, as I struggle, in my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. From the people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seem right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos o magandang umaga sa inyong lahat. At nandito na naman tayo sa ating palatuntunan, Ginintuang Gabay, no? Dito sa Golden Guide o sa mga Cebuano pa, Bulawanong Giya. At salamat sa Panginoong Diyos sa umagang ito, magandang ating panahon at walang dahilan na hindi tayo makapunta sa ating mga churches, no? Salamat ang mga tao ng Diyos, mga tauhan ng Diyos, nagbigay ng panahon na sambahin ang ating Panginoong Diyos. At yan lang, no? Salamat na hindi natin malimutan ang ating tungkulin na bilang mga tao merong panampalataya, na merong Diyos na dapat nating paglingkuran. At sa umagang ito, mga kaibigan at mga kapatid, bago tayo magbabasahin natin ang salita ng Diyos, magandang makinig muna tayo ng awit, no? Makalangit na awit. At Tagalog lang to, mga kaibigan, no? Salamat sa Panginoong Diyos na ang makaawit na langit magbigay sa atin ng sigla, no? Na mapakinggan natin ang awit na magbigay ng papuri sa mahal ng ating Panginoong Diyos. At magandang ulitin natin to, ang iba na narinig na to, mga kaibigan, kay Miguel Aguila. Ang title sa kanyang awit ay Munting, Dalangin. Pakinggan natin, mga kaibigan, maganda to ito. Sa salang hindi na
Salamat sa Panginoong Diyos. Napakinggan natin ang awit kay Miguel Aguila, Munting Dalangin. Ang gandang awit na yan, mga kaibigan. At napakinggan natin, meron tayong pakiramdam na medyo maganda. Dahil awit na makalangit, nagbigay lang sa atin ang sigla, mga kaibigan at mga kapatid. At sa umagang ito, hindi tayo magtagal. Babasahin na naman natin dito sa aklat kay Josue. Maganda ito, mga kaibigan. No, mga kapatid ko sa Panginoon. Babasahin natin dito nagsimula, no, ang mga salita na ating babasahin dito sa aklat kay lingkod ng Diyos, si Josue o Joshua o Josue. Ating basahin dito, maganda ito, mga kaibigan. No, sa English muna, baka mayroong nakikinig na mga English people, no? If they want to listen the words of God, so there is a part of this program that they could understand us, because there are some English, but it is good. We should use our national language, Tagalog. I have my own dialect, Cebuano, but it is good to use Tagalog, because even the Cebuanos, they can understand Tagalog, and the Tagalog, some of them, mostly of them, they can understand Cebuano dialect. So, I would like to read this verse from the book of Joshua, chapter 1, verse 8. Let us read. Friends and brethren in Christ, so listen to this message from the servant of God, Joshua. Babasahin natin sa English, mga kaibigan at mga kapatid. This book of law shall not depart of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. Maganda, no? At bago tayo magpatuloy, ipaliwanag itong nabasa natin, magandang magdasal muna tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, sa umagang ito, salamat Panginoong Diyos sa salita mo na babasa namin, at salamat na inutusan mo ang iyong lingkod, si Josue, nga magsulat sa iyong mga salita. At salamat hanggang ngayon, maaring mapakinggan sa tao ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng mga sulat ng iyong mga lingkod, isa sa iyong lingkod na si Josue o Joshua. Ginoong Diyos, salamat sa Espiritu na ang siyang magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong salita. Panginoong Diyos, salamat nga iyong salita ay isang pagkain sa aming kaluluwa at Espiritu. Pinakain namin palagi ang aming katawang lupa, at subalit mayroon siyang hangganan. At salamat na ang tao nalaman nila din nang iyong salita ay pagkain hindi sa aming katawang lupa, kundi sa aming kaluluwa at Espiritu. Panginoong Diyos, salamat ang iyong mga salita pagkain, at magbigay sa aming sigla, magbigay sa aming lakas upang magagamit namin sa paglilingkod sa iyo, na maglilingkod sa iyo tapat, Panginoong Diyos. Sa umagang ito, salamat sa liwanag ng Espiritu na maintindihan namin ang iyong salita, ang iyong kaluuban, ang iyong mga utos dito sa aming buhay. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ama, ito ang aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maganda, mga kaibigan, na pakinggan natin, no? Mula sa aklat kay Josue o Josue. At babasahin na naman natin sa Tagalog, natapos naman ang English.
Maganda to. Pakinggan natin maigi, mga kaibigan at mga kapatid. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiging hawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Maganda. Sabi kay Joshua, no, huwag mahihiwalay sa iyong bibig, no, itong kautusan, itong salita ng Diyos na nakasulat dito sa banal na aklat. At sabi pa ni Josue, hindi mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi. No? Ito, mga kaibigan, kapag ikaw ay naniwala na mayroong Panginoong Diyos at ikaw ay isang Kristiyano na tinanggap mong ating tagapagligtas, ating Panginoong Hesus, mga kaibigan, kailangan kahit Kristiyano ka pa o mayroong kang panampalataya pero hindi ka o nahihiwalay itong kautusan sa iyong buhay, no, hindi ka nagbubulay, na maaring makalimutan mo ang utos ng Panginoong Diyos na ito. Salamat sa paalala kay sulat kay Josue sa nababasa natin na hindi dapat mahihiwalay sa ating bibig, kundi ating pagbubulayan araw at gabi. Bakit, mga kaibigan? Bakit pang ating pagbubulayan? Kasi mayroong pagkataon na malimutan natin ang kautusan ng Diyos, lalo na ang nagbigay ng utos ng Panginoong Diyos. Utos na ang ating tinatawag Panginoong Diyos. Na dapat lang natin pagbubulayan, no? Na hindi ito mahiwalay sa ating buhay. Yung sinabi na kapag hindi ka magbubulay, may pagkataon malilimutan mo ang utos ng Panginoong Diyos at malimutan mo mismo ang tagapaglikha ang Panginoong Diyos. Na bakit hindi na lang natin pagbubulayan? Yon lang, malilimutan mo, kaibigan at mga kapatid. Mayroon tayong nakikita kahit naniwala pa sila mayroong Diyos pero walang pagbubulay, hindi nila binabasa rin ang salita ng Diyos sa banal na aklat, na makita natin ang kanilang buhay parang mga tao din walang panampalataya, no? Ang taong walang panampalataya, wala silang sinunod na batas. At kapag ang tao na kahit naniwala pa sila pero hindi sila nagbubulay, hindi sila nagbabasa, ang buhay ng taong walang panampalataya o ang taong mayroong panampalataya pero walang pagbubulay sa salita ng Diyos, parang pariho lang makikita natin, mga kaibigan. Bakit? Kasi ang ginagawa nila, hindi man ang kaluubang ng Diyos, kasi nalilimutan nila ang mga utos ng Panginoong Diyos, kung ano ang mga utos na dapat sundin sa taong mirong panampalataya. Mga kaibigan, ang ating mensahe ngayon, the purposes of meditation upon the words of God. Oh, ang layunin sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos, ito, kailangan natin, mga kaibigan, no? Kasi malimutan man sa tao, at itong sabi niya, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi. Araw at gabi. Pero kapag tamad na Kristiyano, kahit araw walang pagbubulay, ya, ito araw at gabi man. Ibig sabihin, pinaka-importante, mahalaga, na magbubulayan natin upang walang pagkataon na malilimutan natin ang utos ng Panginoong Diyos
no? Yung sinabi ko na naniwala kang na mayroong Diyos pero wala kang pagbubulay, ang iyong buhay parang-pariho lang sa mga taong walang hindi naniwala na mayroong Diyos, no? Kasi wala kang masusunod. Hindi mo matandaan. Nalimutan mo na ito dapat nating pagbubulayan ang salita ng Diyos. Mayroong sinasabi dito din, mga kaibigan at mga kapatid, dito sa Salmo, no? Sa Hebrew itong Psalm, it is called Tihilim. Sa ating Tagalog, awit. O sa Cebuano, Salmo, katsila yung Salmo. Awit din, mga kaibigan at mga kapatid. Basahin natin dito sa Kabanatang Isa at sa Talatang Isa hanggang Dalawa. Maganda to. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. Maganda, mapalad ka kaibigan, no? Na hindi ka lumalakad sa payo ng masama. Kapag babasahin mo, pagbubulayan mo ang salita ng Diyos, nandito ang magandang payo, no? At tatawagin ka ng mapalad. Yan, ito, pagbubulayan natin sa araw at gabi. At dito din, isa sa mga dahilan, no? One of the valid reasons why we must meditate upon the words of God. Dito sa Deuteronomy, mga kaibigan, ito. Ito ang isa sa mabibigat na dahilan na kailangan natin pagbubulayan araw at gabi. Dito, matuklasan natin ang kahalagahan sa pagbubulay sa salita ng Diyos. Babasahin lang natin dito sa Tagalog, no? Kabanatang 8 sa talatang 11. Babasahin natin. Mag-ingat ka na, baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na hindi mo mo pagtupad ng kaniyang mga utos at ng kaniyang mga kahatulan at ng kaniyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natatahanan, at pagkat ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak ay iyong ginto at ay dumami at ang lahat ng tinangkilik mo ay dadami, ay magmataas ang iyong puso at ang iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkailipin. Ito, mga kaibigan, one of the valid reasons why we must meditate upon the words of God. As what we have read here, you might forget the God who gave you freedom from the bondage of slavery, no? It was addressed, this message, to the people of God, which is the Israelites. Na kahit ito mensahe sa mga Israelita, maaari ding mensahe ito sa ating mga Gentiles, no? Mga Hintil na naging Kristiyano. At dito, mga kaibigan, ang isa sa mga dahilan na pagbabulayan natin sa araw at gabi upang hindi natin malilimutan. Sabi ni Moses, kanyang sinulat sa Deuteronomy, na baka malilimutan mo ang Panginoong Diyos na magkaroon ka ng maraming bakahan, mga ginto, mga pilak, no? Ito ang mga dahilan na kailangan natin pagbubulayan sa araw at gabi upang hindi natin malilimutan ang Panginoong Diyos. Mga kaibigan, ito ang mga dahilan. At ito pa dito sa awit o salmo, kabanatang 119, no? 119
verse 11. Maganda ito, mga kaibigan. Ang salita mo'y aking inangatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ito, upang hindi natin malilimutan ang Panginoong Diyos at hindi tayo din magkasala sa utos at kalooban ng Diyos pagbubulayan natin, mga kaibigan at mga kapatid. Sa araw at gabi. No? Ito ang mga dahilan na kailangan natin pagbubulayan ang salita ng Diyos upang hindi natin malimutan ang ating tagapaglikha, ang ating Panginoong Diyos na dinatawag natin araw-araw, mga kaibigan. At isa pa sa mga dahilan upang hindi tayo magkasala, hindi natin malabag ang kautusan, ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, dapat natin sundin. Mga kaibigan, kapag nalimutan mo ng Panginoong Diyos, no, kailangan mong bumalik sa Kanya at ituloy mo ang iyong panampalataya at basahin mo at pagbubulayan mo ang salita ng Diyos upang hindi mo siya malilimutan at upang hindi ka magkasalas o makalabag sa batas o kalooban ng ating Panginoon Diyos at upang hindi tayo mapapahamak, no? The reason why we must meditate on the words of God, it is because, so these are the valid reason that we will not forget God and also we will not commit sin against the law of God and so we will not be destroyed or perished. Ito ang mga dahilan na kailangan natin pagbubulayan upang hindi natin malimutan ang Panginoong Diyos, upang hindi na tayo makalabag o makasala sa kautusan ng Diyos at hindi tayo mapahamak, mga kaibigan. At sa umagang ito, sana pinagpala tayo at kung malayo ka naman at nalimutan mong Panginoong Diyos, ito ang pagkataon. Mag-umpisa ka na pagbubulayan ang salita ng Diyos upang hindi ka makalabag sa batas o kautusan ng Panginoon Diyos. Ito ang layunin ng Panginoong Diyos upang tayo hindi mapahamak sa huling araw. At ito, bigyan nating halaga na kailangan nating pagbubulayan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, magdasal tayo o bago tayo magtatapos sa ating palatuntunan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. At salamat sa iyong lingkod kay Josue. Nagpaalala sa amin na ang mahalaga ang iyong mga salita, ang iyong mga utos, ang iyong kalooban. Panginoong Diyos, salamat sa Banal na Espiritu ang siyang magpaalala sa aking mga kaibigan at kapatid na kailangang pagbubulayan namin ang iyong salita. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. O dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan at mga kapatid. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Friends, I invite you to listen this program, Golden Guide, and the Power of Truth here on Plains FM with me, Brother Lynn Pritchard, every Sunday at 8 o'clock in the morning. And thanks for listening.